What's up, Heroes? What's up sa inyo mga patatas, no? So, nandito tayo ngayon, guys, sa ano, no? Nandito tayo ngayon sa Marikina, no? So, kasi magre-review tayo ng panibagong kotse, guys, no? Re-review natin yung kotse ni Boss Ogie. Ogie Alcacid, kasi, de joke, Ogie lang yung name niya. So, re-review natin, guys, no? Para makita nyo ano yung mga different variants ng mga old school na kotse. Re-review natin yung kotse niya, guys, no? Papakita niya sa atin ano yung mga special features ng Corolla niya, di ba? Kasi, alam ko, guys, no, nakita ko na yung kotse niya dati. Maganda, guys, maganda. Maganda yung build, maganda yung color. Basta, papakita niya sa atin, guys, no? So, samahan nyo ako. Para, ito na rin, guys, no? Para makita nyo yung mga posibleng mga build ng mga Corolla, di ba? So, sa akin, guys, no, personally, all stock yung pinili kong, ano, build, di ba? Kung makikita nyo yun. Basta, makikita nyo yun somewhere. Pero, yun nga, guys, no? Sama natin sa vlog yan, si Boss. Ayan, sana yun, ayan, no? So, kung sino ko man, Boss, shoutout sa'yo, my guy. So, yun, guys, no, papakita ko sa inyo yung kotse ni Boss Ogie, diba? So, game, samahan nyo ako, guys. Dito na tayo ngayon, no, pa, kasama natin si Boss Ogie. Ayan. Share niya sa atin ano yung meron sa napakagandang Corolla, Pops. Ano daw ito, eh? Sikat daw ito, eh. Corolla na ito. Ang pangalan na ito, Pop? Si Grinch. Sabi ko na Grinch eh. Yeah, Pop, simulan natin sa labas. Simulan natin sa labas. Anong tema ng ano natin? Actually, wala akong idea kasi... Kung anong maganda? Binili ko to. Parang alam mo yung part na magkakotse lang. Bila ako for worth of 65,000 pesos na balugbog talaga. Balugbog. Pero nang natuto, yun, nakalas na palta ng lahat. Ilang ano na to sa'yo? Ilang taon na? Ito si Grinch. Nasa 2 years. 2 years na ito. 3 years ko si, ano, si Funky. Ah, may isa ka pa? May isa ka pang auto? So, yun naman yung nakatay pa unti-unti. Share mo naman sa amin ano meron sa ano natin. Bumpers natin, bumpers. Ah, sprinter pa, bumper. Common na pinaka, ano, sikat na bumper sa E92. Sprinter. Diba? Yan ang common. Naka OEM na original Toyota fog lights. Lights. Auto cover. Sprinter wagon set na grill. Tapos carbon hood. Badge. Ito ko, tapos mga badge, Pops. TNA na 15x7. Para sa mga hindi may alam, Pops, ano ba ang TNA? May meaning Tom's, ba TNA? Tom's New Action. Gano'n ba bentahan ganito, Pops? Wala ko idea talaga. So, ito yan. Siguro, nag-work siya lahat ng pagkabili ko mga 50. 50? Nagbebenta sila niyan. Mga 60. Ah, Tomas. Yun yung mga bentahan nila. Sa likod, Pops, check natin. Ayun o. Ano bang meron dito? Sticker lang, pampabilis daw yan eh. Sticker pampabilis. Di, Pops, ano to? Ito, ano to? Grupo. Oo, yung grupo. TCCP. Yan, East Metro. Member tayo yan. Proud East Metro yan. Ito, Pops, ano to? Ano bang functions na ito? Tawag dito, aftermarket na third brake light. Usually sa Euro setup na ipita yata yan. Sa ako, nagustuhan ko lang yung third brake light niyan. Oh. Nakita ko. Pero kasi usually, Pops, di ba dito yun? Oh. Dito ang third brake light, di ba? For very first time na nakita ko yan, sabi ko gusto ko yan. Oo. Oh. Pinilit ko magkaroon yan. Sa likod, ito. Ayan, yung typical na JDM na JDM, tail light. Sprinter bumper na likod. Pops, ito, may tanong ako, Pops. Pag, anong meron kapag gold? Eh, si limited. Alam ko. Wala din ako. Hindi mo rin alam. Pero maganda, actually maganda pare, di ba? Ano na ito ko, available sa market, kinuha ko, kinumpleto ko, binili ko. Maganda eh, no? Maganda gold eh. Oo. Hindi ko rin alam yung gold eh. Hindi talaga ako masyadong... Sa gold, no? Basta ang alam ko lang, gumawa. Oo nga, kasi Pops, no? Itong si Boss Ogie natin, mekaniko kasi ito, no? So kung may mga ipapagawa kayong mga Corolla na... Ano ba? Corolla na ba inayos mo? Actually, lahat naman. Lahat, any Pops, no? Any kind of vehicle, lalo ng mga Corolla kasi syempre. Kabisado niya na yung ano. Nakilala lang sa Corolla. Oo, nakilala. Bali, as far as I know, guys, no? Ito yung si Boss Ogie, yung pinakamagaling daw na mekaniko ng East Metro. Marami nagsabi, Pops. Marami nagsabi. Kilalang-kilala daw to si, ano? Boss Ogie, no? Grabe. Kasi ano, ito yung mga pampabilis na sneakers eh. plus 3 horsepower daw kada isa eh. Pasok tayo sa loob, Pops. Ano bang meron dito? Yeah, anong seats? Anong upuan to, Pops? Living seat. Usually came from A92 coupe na 2-door. Retrofitted. So makikita nyo, guys, no, iba yung fitting kasi dun sa normal na A92, ano lang to, parang flat lang, di ba? Pero ito, ano to, Pops? Levin? Levin seat. Levin seats, no? Para siyang bucket seat pero mas comfortable. Oh, for 2 persons only. 2 persons only. So walang makakapo dito sa gitna, Pops. Bawal. Kasi ano, ito yung makikita nyo. Meron siyang speakers. Speaker ba itong pinaka nasa dulo?
Ito yung third brake light, air purifier. Ito, Babs, itong nasa gitna na to. Linis din, air purifier din. So para malinis na malinis talaga, no? Oo. Yung hangin dito sa loob. Naka-ano rin siya, no? Mga Pops, no? Naka-hard ceiling. So may kita nyo, yung sa mga normal na AE92, yun yung mga gamuza. Pangit yun kasi naninilaw. Ito yung pinakagusto ko, eh. Pasok tayo, pasok tayo. So, Pops, share mo naman namin. Ano bang controversial to, eh? Ano to? Wala akong naintindihan, eh. AE92 coupe na, ano, na two-door ulit. Oo. Live-in. Pakita mo, Pops, pakita mo yung ilaw. Oo, tsaka na yun, oh. Push start? 4 years na rin yun. 4 years, no? Magkano yung mga ganito, Pops? Mga magkano yan? Wala akong idea. Nakuha ko lang kay Loading Jesper to. Jesper Bautista? Ah, pinamahala sa akin yan. Another na naman, no? Kilalang kilala. So may mga gauges tayo dito, no? Ito, sira lang yung ano ko. Yung pressure switch ng oil. Oil pressure switch, pero isa na yun. Mga Pops, no? Kung makikita nyo, meron tong ano, no? Shutter. Shutter. Sa mga normal na AE, guys, walang ganyan. Kasi dito lang yan, oh. Pero yung mga rare Pops, tulad ni Boss Ogi, may ganyan. GT. Ah, GT, GT. So may TV. Shift grabe. Knob. Anong shift knob to, Pops? GT rin. GT rin? Shift knob. Siyempre, naka-short na yan, oh. Short shifter. Ito, quick release. Oo. Oh, na D1 spec, street. Ay, pati yung hub to. So mga pang racing-racing, no? Dashboard. Kamusta? Ah, may putok na yan. May putok. Okay lang yan, guys. Pag racing yung mga ano nyo, hindi na importante yung dashboard. Importante dyan, forma. So mga, ano guys, no, mga normal na AE, walang ganyan. Tama, di ba? Wala. Tapos ito, ano to? Trash bin. Baka, ano? Ano may trash bin? Tapon mo na. Rear box, may cup holder ba sa likod to? Meron din. Hintingin. Sinira na ng aso ko to. So yun guys, may cup holder syempre para sa harapan. Dito rin meron. Yeah. Cup holder syempre, no? Tapos, so anong mga controls natin dito? Armrest. Ito pa, armrest, di ba nakakasagabal to kapag kumakambyo? Hindi naman. Mas relax siya. Mas relax? Oh, kasi ibang armrest usual yun, taas talaga. Ang taas, no? Yung mga original na AE92, mataas talaga siya. Tapos ito. Ito pagkakalam ko, pang big body yata. Pang big body. Retrofit. Ito ba fabric na ito? O pinalitan to? Pinalitan lang. Pinalitan, no? Kasi alam ko may ganito rin ako dati. Minuwala kasi ito. Ano to? Kap? Ano? Packet lang. Lagayan ng ano. Packet din. Wait, tapos ito. Handbrake, Sparco. Sparco ba? Tama? Ito pa, mga, ano, mga abubots ito, natin dito. Ito, switch ng air purifier sa likod. Para sa likod? Tapos ito naman sa bumper pole. Pindutin mo nga, Pops. So yun guys, pag JDM kayo, may mga bumper pull kayo. Tingin. Puta na yan, oh. So para saan bumper pull? Yan ang magandang tanong. Yan ang magandang tanong, eh. Magandang tanong. Kasi ang alam ko Pops, no? Ang bumper pull is para daw matansya mo yung ano. Pero usually talaga ang pagkakaalam ko naman diyan. Kwentuhan. Pang-tanga? Bakit pang-tanga, Pops? Mga beginner. Kasi na yung ano, halimbawa, yung baguhan pa lang nagda-drive. Oo. Usually kasi nilalagay. Kasi parang nga tansyado. Tansyado mo yung ano. Ito yung engine bay, guys, no? Napakaganda. So, ilang ano na to, Pops? Ilang taon mo binuo? 5 years. 5 years. Still working. Oo. Kumbaga, marami pa rin binabago. Walang katapusan. Ang riding ano experience, napakaganda. Kasi syempre, old school, eh, no? Oo. Kumbaga, maraming dadaan sa'yo. Maraming dadaan. Na merong kakabuling ka para lang para makita bigyan ka lang thumbs up kumbaga para nagtataka sila bakit nananakbo ng ganun. Oo. Kasi pa syempre ang auto natin 30 years old na, di ba? Pero mahataw pa rin. Pwede mo ba kami tour sa Talyar ba to? Ano ba tawag dito? Workshop. Hindi pala Talyar. Ito guys, no, kung makikita nyo, orig. Mini workshop guys. So kung makikita nyo, meron tayong mga wagon face, no? Ito yung tinatawag na engine bay, engine detailing guys, no? Alisin lahat, di ba? Alisin lahat, tapos repaint, tapos wire tap, yung tinatawag. So ito, Pops, anong makina nito? Blacktop. Papalitan, no? Sprinter face, syempre. Bumper, sprinter bumper. Wagon. Tapos ito, wagon. Wagon face. Ito, Pops, ano meron dito? Blacktop din.
Pero ito, i-convert ko sa Honda box block. Mm-hmm. Pops, lahat, napapansin ko lahat, naka-double hydro pa ka. Oh, hindi ba kaya? Na, hindi ba kaya? Hindi kaya ng single? Kasi pagka single kasi, ang silbi lang talaga ng double hydro back, hindi siya pampalakas ng preno. Mm. Pampalambot siya ng tapak mo sa preno. So once na mas malambot ang tapak mo sa preno, mas madiin ang mas tapak. Mas madiin. Mas makakapit siya. 5 point. Tama ba? 5 point? 3 point lang. 3 point lang to? Na ultra racing. Ultra racing. Ito pa, bakit may sunroof to? Ewan ko, alam ko, original na 92 sa may sunroof to. Kasi yata yung mga SC Limited. If I'm correct. Mm. Pwede ba natin buksan yung loob pa? Ako, baluga pa to. Hindi pa ito nabubo. So yun guys, itsura ng binubuong AE92. May kita nyo, sariwang dashboard. No? Yan yung hinahanap ng mga ano, mga pups. Eh, no? Ito, makikita mo yung electrical sa loob. Ito, tignan natin electrical guys. Pups, no? Kapag magpapa-engine detailing, ganito ginagawa. Usually, lahat na to eh. Usually, over na to. Parang rebuild na to. Ginagawa. Ah, rebuild na to. Oh. Full electrical rebuild tapos engine. Eh ilang buwan na sa inyo to, Pop? Oh, tagal na rin to kasi hirap din kumuha ng piyesa. Mm. Paunti-unti. Syempre. Ano ba usually, Pops, mga problema AE92? Usually kaha. Kaha talaga, no. Pag kukuha ka ng AE92, walang problema sa makina, walang problema sa itsura, basta importante kaha. Basta sariwa yung kaha, mas masarap siyang buuin. Pero kung bubuo ka ng bulok ang kaha, masakit ka sa ulo yun. Oo, Pop, kasi kahit ako, nung baguhan kasi ako, guys, though, sabi ko basta mura pwede na eh. Pero hindi ko naisip na okay lang. Para magka-kotche lang. Oh, para magka-kotche lang, di ba? Balikan natin si Grinch, no? So yun guys, no? Kapag gusto nyo bumuo, 30 years old guys, no? 30 years old, napakaganda pa rin. Ito pa, pintura. Nakikita nyo guys, kitang-kita yung reflection ng mga puno. So, may gusto bang shoutout, Pops? Shoutout. Shoutout. Ah, yan yung mga tropa ko, si Joms. Ayan, ha? Joms. Ito, unang-una nagbilin sa akin. Joms, si Laivan, yung mga tropa lang. Oo. Sila, Doisky. Doisky, yan. Boys, Doisky, kung manonood ka, shoot natin yung kotse mo. Maganda-maganda yan. Mas maganda yun. Ah, talaga? Ah, sira ulo yun. Marami lang resources. Marami lang talaga. Kaya rin gumanda to dahil sa kanya. Ah, talaga? Oo, sa kanya halos ka rin yung mga bukyesa. Ano yung mga pinalitan? Oo. Misas okay. Makasalo ko ng pinagpantan niya. Pero pa sariwa, gusto kasi nun, bago talaga, gusto no? Gusto nun, bago talaga. Hindi na nga sariwa eh. Gusto nun bago. Bago talaga. Hirap ka na makakuha ng sariwang pyesa. Oo. Kukuha ka pa ng bago. Bago. Anong gusto mo sabihin para sa mga bumuo ng ano? Gusto mo sabihin para sa mga bubuo ng small body? Kagaya yung sinabi ko dati sa isang grupo na hindi naman lahat na kukuha sa madalian. Oo. Tsaga-tsaga. Tapos, nakakatulong din yung pagtatanong sa mga grupo. Oo. Malalaman mo kung ano yung mga kailangan mong gawin, kung ano gusto mong gawin setup. Nasa sa'yo yan, your car, your build. So yun guys, so nakita nyo yung kotse ni Boss Ogi, no? Ayan. May kita nyo, napakalinis, napakaganda. Punong-puno na ng mga rare parts, no? So, yun lang naman guys, no? Hanap tayo ng mga susunod na kotse. Re-review natin, mga 90s car. So yun, kita-kita tayo sa mga susunod na video guys, no? Salamat.